Yung presyo nito is nasa YouTube channel Sorpas TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo like and subscribe. Then click na rin ang notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Ngayon bakal pakita natin yung ating top of the line na Suzuki Every Wagon DE64W K6A engine 660cc 64 horsepower at 6,500 RPM. So ito yung top of the line Smiley Edition. So yung kulay ng ating unit is maroon. So yung presyo nito is umabot po ito ng 325,000 all in po yun mga kol. Ayan, so makita natin dito Every Wagon emblem. So meron siyang Suzuki emblem, Smiley Edition grills. Ayan, so ito yung kanyang fog lamp. Ayan, makita natin. So round po yung fog lamp. So meron siyang chrome dito. Then dito sa grills niya is kinulayan natin ng kulay black. Ayan, so fully tinted yung ating unit mga kol. High roof po ito mga kol. Ayan, makita natin dito. Naka 14 inches Japan original na mag wheels. So yung kanyang gulong is 165x60R14. So fully undercut din yan mga kol. Kinulayan natin yung caliper. So yan, makita natin dito is a chrome side mirror with lights, yung pinadagdag ng ating customer. Kompleto po siya sa rim visor. Meron din siyang mga window trim dito na stainless din chrome na other handle. Ayan, so double power slide po yung unit natin. So makita natin ito yung remote ng ating power slide. So itong mga remote mga kol is bonus lang po ito. Try natin. Long press natin. Ayan. So check natin sa kabila. Ayan. So pwede din natin ito ikamayin lang natin. So makita natin dyan. Lumabas po yung ating auto step. Then papasok po yan pag mag-close po yung ating sliding door. So ayan, makita natin high rope. So ito yung spoiler ng ating high rope mga kol. So basta DE64W, ganito po yung ating mga backlash. So buo po siya mga kol. Then nakatayo na po yung ating tail light. So ito yung tail light ng mga Smiley Edition. Ayan. So makita din natin dito, ito yung design ng bumper sa DE64W na Smiley Edition. Meron siyang black dito na design. Ayan. So Every Wagon emblem, wiper, then meron siyang third light, then meron siyang washer dito. So dito naman sa likuran, makita natin. Ayan. So naka-fold yung upuan natin para makita natin kung gaano kalaki yung space ng ating unit. Ayan. So kasya po yung mga maliliit na motor dito. Halimbawa yung mga Ishmas, Suzuki Reader, pwede dito. So basta hindi lang yung mga big bike. So yung mga Inmax, kasya po dito, tatanggalin lang yung side mirror. Yung ceiling is bago na din mga kol. So felt yung nilagay natin color black. So yung matting natin dito is bago na din. So yan o. Kung mag-grocery kayo, ito yung mga the best pang negosyo ng mga minivan. At the same time, pwede natin gawing mini camper van or pang service sa ating pamilya. Ayan. So dito makita natin naka-plastic na po yan lahat mga kol. Ayan. So meron siyang lagayan dito. Magkabilaan meron din siyang lagay. So meron din siyang nakaabang na speaker. So pakita natin pag naka balik yung ating upuan. So yan. So yan po yung upuan natin pag naka hindi siya naka-fold. Yan. So malaki pa rin yung space dito. Yung iba nilagyan ng mga third seat para mas merong upo dito sa likuran. Then dito sa harap, ito yung magiging space. Ito yung kanyang upuan. Meron siyang headrest,
Meron siyang armrest, meron din siyang cup holder. Pwede din natin yan i-unfold kung maraming upo para mas malaki yung space. Ang kagandahan din sa mga wagon mga kolis, pwede natin itong ma-move forward. Ayan, atras, or ma-move natin forward yung mga upuan. So yan yung kagandahan sa mga ganitong unit. So ayan, yung mating natin dito is bago na din. So nandyan pa rin yung original. Then kinabitan din natin yung bago. So lahat ng D64W is naka-plastic na po yan dito. So dito naman sa left side, makita natin yung ating jack, tie wrench, at saka riser ng ating mga unit. So yan po yung previous natin. So meron siyang mga handle, passenger handle. Ayan, so kompleto po ng mga handle. So dito rin makita natin yung ating main power window switch. Ito yung sa harap, and ito yung sa likuran. So ito fold natin. So turn on natin yung susi para makita natin. Ayan. So auto fold ng side mirror, functional. Ayan, so left and right na adjuster. Ayan. So pag tutunog na po yan mga kol, ibig sabihin is naka full adjust na po yan. So lagay natin sa right. Ayan, pag tutunog na yan, full adjust po yan mga kol. Ayan, so angat natin. Ayan. Ayan. So yan yung kaganahan. So all power, power window, power mirror na po siya mga kol. So dito yung sa harap natin, ito yung upuan din natin. Meron siyang headrest, armrest, meron siyang cup holder dito, meron din siyang extra lagayan. Ayan. So dito sa dashboard makita natin yung ating power slide switch, fog lamp switch, push on slide, sliding door left, ayan, functional. Then sliding door right, ayan, functional. So yan po yung kagandahan kasi kung tayo yung magdadrive, then meron tayong passenger na hindi alam kung paano i-open yung sliding door, or halimbawa naka-child lock, pwede tayo mag-open dito. Long press lang natin yan mga kod. Ayan. Ganun rin dito sa cabinet side. Ayan, lalabas yung ating auto step. So dito sa unit natin, meron tayong nilagay na digital temperature gauge. Ayan, so pwede natin yung gawing scanner. Naka 7 inches touchscreen stereo with reverse camera with dash cam na po yan. So yan po yung additional ng ating customer. Kompleto po siya sa sun visor. Meron din siyang headroom dito na maliit. Ayan. So makita din natin dito, brand new yung mating natin. Ito yung parking brake pedal natin. Brake pedal din yung ating accelerator pedal. So check natin, start natin yung makina. So yung mileage natin is 119,479. Start natin. Ayan, so meron din siyang overdrive dito. Ayan, so functional yung overdrive niya. Ayan. So titingnan natin yung makina natin. Ayan. So ito yung makina natin. So yung makina natin is a Q6A engine, 660cc, 64 horsepower at 6,500 RPM. Then meron itong maximum torque na 103 Nm at 3,500 RPM. So naka-timing chain na po ito mga kol, EFI 12 valve all aluminum engine. So sa nagsasabing disposable po yung makina nito, hindi po ito disposable. Marami pong parts sa market, meron sa Lazada, meron sa Shopee. Kahit sa mga marketplace, marami na pong parts. Marami na ding online seller ng mga parts na ganitong makina. So Q6A engine, turbo variant. Meron itong yung mga Q6A, meron turbo, meron non-turbo. Pero sa mga Smiley Edition, Sporty Edition, naka-turbo po yan mga kol. Kaya mabilis po sa akyatan, hindi siya bitin sa akyatan, matulin po sa takbuhan kahit sa expressway. Kayang-kaya po yan sa mga 100 to 120 kilometer per hour mga kol. So ganyan ka lakas yung ating unit. Pero advisable pa rin natin na 80 to 100 is enough para sa ating unit, para mas tatagal po yung makina natin at saka mas malagaan natin. Ayan, so dito naman check natin. Ayan, dito makita natin is yung chassis number. Ayan, so dito yung gas tank opener natin. Ayan, so makita natin. So
ito natin dito. Ayan. So ito yung throttle body natin. It's a semi-electronic. Meron siyang cable, the cable siya. Map sensor, TPS sensor din yung ating AECB. So makita din natin yung ating ETF gauge dito, dipstick. Then dipstick ng ating engine oil. Ayan. So makita din natin yung ating alternator, aircon compressor, din yung ating air filter housing, main fuse box, din yung ating ECU ng ating unit. Pag mag engine wash po tayo mga kol, iwasan lang natin na mabasa itong ating ECU na side. So yan, makita din natin dito yung ating glove box. Ayan. So sa mga nagtatanong kung meron bang cabin filter, wala po itong cabin filter yung conversion natin mga kol. Bakit? Wala pong hangin na papasok galing sa labas. Kasi kinondem na natin yung daanan ng hangin galing sa labas papasok. Kaya kung malinis naman kayo, huwag kayo mag-alala. Safety po yung evaporator natin. So proven and tested na namin yan mga kol. Matagal na kami sa ganitong sistema. So yung mga aircon namin aabot pa ng 1 year, 2 years. May mga time lang na yung mga ibang unit na hindi abot na ganun. Dahil po yan sa parts na ganun. Kasi lahat ng mga parts is meron yang hindi po yan lifetime. Meron yang darating din yung time na masisira. So actually marami na pong parts. Aircon compressor, evaporator, condenser, merong surplus, merong brand nyo. Pamili na lang kung kayo kung ano yung gusto nyo na ilalagay. So yan, stick natin dito sa hood natin. Yan, so makita din natin dito sa hood natin. Yan, ito yung ating windshield washer reservoir, radiator cap, brake fluid reservoir, yun yung ating coolant reservoir. So para maalagaan din natin yung ating unit mga kol, mas mabuti pong coolant po yung ilagay natin sa ating cooling system para maiwasan yung pagbara sa ating radiator, sa mga coolant passage sa cooling system natin. Mas malinis po siya mga kol. So yan lang po, ulitin ko, yung presyo nito is nasa 325,000. All in na po yan mga kol. Kayo yung mamili ng kulay kung ano yung gusto nyo. So 4x2 Smiley Edition High Rope Double Power Slide. Presyo 325. Kasama na po yung side mirror with lights, yung mga window trim, chrome handle, dash cam, at saka digital temperature gauge. Kung walang accessories na mga dagdag, is nasa 315,000 running condition na po yan mga kol. So yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa yung patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para lang yung updated sa ating mga susunod na video uploads kayo. Ingat po mga kol, and bye bye. God bless po sa ating